So what is up sa inyo mga koys, ano? So today dapat gagawa tayo ng video tutorial kung paano magkabit ng voltmeter, kaso sa kasamaang palad hindi ako nakabili ng shrinkable tube, tapos electrical tape, extra wire. So baka next week na lang. So para may magawa lang tayo na video ngayong araw, papakita ko na lang sa inyo kung ano ba yung mga ginagamit kong gears pag nagre-record ako ng video. So bago tayo dumako dun mga koy sa ating agenda ngayong araw, gusto ko lang shoutout si Porn to Ride. Si Porn to Ride, tropa ko to dahil dito sa channel. Naging kaibigan ko dahil dito sa channel ko sa YouTube. So yun, ngayon gumawa natin siya ng channel. Suportahan natin si Porn to Ride. Ito yung Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So naiwan ko lang dun sa Sorsogon. Tapos sa memory card naman mga koys, yung gamit ko is SanDisk. So hindi ito yung ordinary na memory card. Pang camera talaga to mga koys. Yan o. SanDisk Extreme 64GB. Yan. Yung original A2. So nasa 1,499 ata ito. Nakalimutan ko na. Yun yung price niya. Kasi pag gumamit ka ng standard lang na memory card, parang hindi ganun ka ganda yung result. Kasi yung writing speed niya is mabagal. Tapos yung read speed. So ito, maganda to. May extreme pro pa nito mga koys. So ito, extreme lang. Mahal na kasi masyado yun eh. Pero ito, maganda na din. Kung ano lang naman, pang beginner. So okay na to. So yung adapter, ginagamit ko lang to pag ilalagay ko sa laptop. Adapter. Sunod yung adapter. Kasi pag wala tayong adapter mga koys, hindi natin malalagyan ng microphone yung GoPro Hero 7. So ito, separate. Separate mo din to na bibilin. Nabili ko to sa halagang 3,000 ata.
hindi ko na matandaan, pero basta nasa 3,000. 3-4, parang ganun. Sir, matagal akong naghanap nito. Buti nga may dumating dito sa Pilipinas. Tapos sa camera naman, sa chin mount. Apps. Sa chin mounts. So sa chin mounts. So malabo masyado yung ating lighting kasi my goodness. So sa chin mount naman, yan. Ito, yung chin mount ko. Kung mapapansin nyo, madami siyang madaming connecting joint, you know. Connecting joint, di ba? Kasi universal 'to mga koys. Kahit anong helmet, pwede niyang malagyan. Kasi nga nabibend siya. So ito, gawa po ito ng GRX Monetex. So in-sponsor po nila 'to sa akin, itong chin mount. So hindi naman 'to lifetime na sponsorship. Pinasubok lang nila sa akin yung kanilang chin mount. So the next time na makakabili ako ng helmet na kailangan kulit ng chin mount, bibili na ako syempre kasi nakakaya naman. So yun, kaya gusto ko magpasalamat sa GRX Monetex para sa pagpasubok sa akin ng chin mount na ganito. Sa pagpasubok sa akin ng GRX Monetex sa chin mount nila. So napakaganda mga koys, matibay. So ito, ano na to, plastic injected yung tawag nila. Kasi yung dati nila is, yung dati kasi nila mga koys ay 3D printed. Papakita ko sa video kung ano yung 3D printed at plastic injected. So ito yung injected, ito yung 3D printed. Yan, yan yung nakikita nyo sa screen mga koys. Yan po yun. So yun. So yung microphone naman na ginagamit ko is ito. Kung mapapansin nyo, may mga cotton kasi para sa wind noise. Para maiwasan yung wind noise mga koys. Yan o. Pero ganun pa rin yung nangyayari kasi ito, 99 pesos lang naman kasi ito. 99 pesos. Ito nga pala na chin mount, mura lang to, nasa 400 plus lang ata o 300. So maganda, quality mga koys, hindi kayo mabibigo sa quality nila. Tapos yung helmet pala na ginagamit ko mga koys, KYT NFR Alex Espargaro. May video din ako ng unboxing ko nito. So nabili ko to sa halagang 7,500, lahat-lahat na kasama yung shipping, 7,500. Tapos yung yun nga, 'di ba nasira nga yung ano ko, yung cellphone. So ngayon ito na yung ginagamit ko mga koys. Ayan. Acer Nitro 5. Yan. Yung bili ko nito mga koys is 42,999. Yan, para may idea kayo mga koys. So ito, actually, ito pang gaming na kasi to eh. Budget gaming. So kung cheap gamer ka, okay na to. Okay na tong ganito. Kasi mura na. Tapos yung spec niya maganda. So yung processor niya is AMD Ryzen 5. So yung tumbas is Core i5. So pero kung sa graphics, mas maganda pa rin yung konti lang naman yung difference sa graphics ng i series kasi nga 'di ba may enhancement yung processor nila. So ito may video card naman to, 4GB RAM. RX Radeon Mobile Graphics. So 4GB RAM. So sa storage naman nga pala mga koys, naka SSD Solid State Drive. So ibig sabihin mga koys, Fast test boot loading. Kumbaga mabilis yung pagload ng mga apps tsaka pagboot niya mga koys. So wala na siyang loading na matagal. Itatry natin mamaya mga koys yung sinasabi kong boot loading. Tapos naka DDR4. So ito may laman na to na 4GB RAM. So nung nabili ko to, may promo sila na pwede mo siyang i-upgrade to 8GB libre. So may libre tong 4GB RAM. So ngayon naka 8GB RAM na to mga koys. Tapos naka Acer Nitro Sense na din siya na cooling system. So pwede mong i-adjust yung cooling system niya mga koys. Tapos yung ano naman niya, yung sound, maganda naman yung ano niya, yung sounds.
Tapos naka IPS display na din to mga koys. Yan. Naka IPS display na yan mga koys. Maganda yung kanyang ano, yung kanyang tawag nito. Maganda siya for editing. Tapos ito, mouse. Bumili na din ako ng mouse na RGB. Pantech yung brand kasi mura lang. Tapos naka Pantech din ako na mouse and keyboard pad. Yung mahaba, yung malapad, yan oh. Para at least ano, hindi kabitin pag gumagamit ka ng keyboard. So yung LED lights pala niya sa ano, yung backlit niya, backlit sa keyboard is may oras lang. Segundo lang ata. Segundo lang 'yan. Tapos papatay na ulit siya. Tapos yung gamit ko naman sa pag-edit is Premiere, Adobe Premiere, tapos Adobe After Effects. So yung After Effects hindi ko pa nasusubukan kasi medyo komplikado yung editing sa kanya. So ito, may for upload ako isa. Yan oh. So mga Martes niyo na yan makikita mga koys. So papakita ko sa inyo yung sinasabi kong mabilis siyang magboot dahil naka SSD. I-off ko muna. I-off. Shutdown natin. So yung SSD pala niya mga koys is 128GB lang. So okay na kung halimbawa pang edit lang naman. So kung gagamitin mo siya pang gaming sana, mas maganda kung SSD pa din. Pero sana yung mas malaking storage ng SSD, di ba? So may 1TB na SSD kaso medyo mahal. Pero sa loob nito mga koys, yung drive din nito is separate. Ano 'yon? 1TB siya na hard drive. Hard drive siya, hindi siya solid state. So 'yun. So ito yung sinasabi kong solid state. I-on natin mga koys. Pag on ko nito, hindi ito maglo-load ng napakatagal. So yan, galing siya sa shutdown papunta sa ano, boot up. Yan, di ba? Nakita niyo mga koys? Hindi na siya dumaan dun sa loading yung may umiikot na windows, hindi na, diretso na siya mga koys. Yan oh. Ganun po kabilis yung SSD. Yung solid state drive, ganun po siya kabilis. Kasi compare sa mga i-series kasi mga koys, napakamahal ng i-series, nasa 70,000-80,000. Ito 50% less, 40 plus, 'di ba? Kung pang-edit lang naman, di kung halimbawa man magkaroon tayo ng future dito sa YouTube, di saka na lang tayo mag-upgrade ng laptop. So sa ngayon, ito na muna, AMD muna tayo. Hindi na tayo maghahangad ng mas mahal pa kasi sabi ko nga sa inyo mga koys, nagpaplano talaga ako mag-upgrade ng motor. Lalo pat tumitindi na yung kompetensya sa YouTube. Kailangan may mga bagong pakulo ka na. Kasi kung hindi, lalangawin ka. So yun. So yun lang. Yun lang yung mga ginagamit ko mga koys sa pag-edit. Tapos sa pagkuha ng mga videos. GoPro, helmet, microphone na mumurahin. Tapos itong mismong laptop. So yun, napakabuti naman ni God kasi di ba nasira yung S8 ko, tapos ito, binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng laptop. So napakabait ni God talaga. Sa kabila ng mga nagawa nating mali, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na magbago. My goodness. So yun, basta napakabait ni God. So may kasama pa pala siyang bag. Ayan oh. So yun, gaming bag. Gaming bag. So yan yung libre pag kumuha ka ng Acer na pang gaming na laptop. Yan yung libreng bag. Hindi siya yung ordinary na bag. Tapos yung charger nga pala niya mga koys, ito. Ganito siya kalaki. Ang laki mga koys, ang bigat. Mga ano, siguro kalahating kilo, ganyan. So yun. So yun lang. So yun lang, nakalimutan ko yung mga shoutout siguro sa susunod lang na video. So yun lang yung mga ginagamit ko mga koys sa paggawa ng video tsaka pag-edit. So yun lang. So hopefully soon madagdagan nyo ating mga ginagamit na gadget katulad ng DSLR. Kasi mas malinaw talaga yung kuha ng DSLR eh. Kahit 1080p lang nun, ang linaw.
So soon, sana makapag-upgrade pa tayo. Pero dadahan-dahanin lang natin mga kuys kasi mas maganda pa rin yung i-priority natin yung future natin compare dyan sa mga gadget na yan. Kasi yung gadget, naluluma yan eh. Pero yung future, naluluma din. Pero dapat meron kang naipupundar, di ba? Kasi hindi magtatagal magkakaroon tayo ng mga pamilya. Kaya kung sa gadget naman, hinay-hinay lang tayo mga kuys. Kasi nandyan lang yan. Hindi yan mawawala. Huwag tayong mararush kasi baka pagkabili natin, pag kinaumagahan, may bago na naman labas. So, yun lang. So, yun lang mga kuys. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Kahit may mga paunti-unting bashers na tayo, mas madami pa rin yung totoong team kuys na nandyan. So, yun. Maraming salamat sa inyo mga kuys. So, yun lang mga kuys. Basta maraming salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo kung bakit patuloy na tumatakbo yung channel ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, wala. Baka matagal na tayong bumagsak. So, dahil sa inyo mga kuys, andito tayo, lumalaban. Kaya maraming salamat mga kuys. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi, mag-ingat lagi sa pagdadrive kasi may pamilya tayong naghihintay sa pag-uwi natin. Kaya, ride safe. God bless. In peace.